Our most gracious and eternal Heavenly Father, we approach your throne with thanksgiving and praise in our hearts. Lord, nakapaubos kami sa mga magkabugusan. We humbly ask that you open the heavens and pour out your Spirit, pour out your anointing, Lord. Tanduga kami kay nagkakaubaw kami, nagkakagutom kami sa iyong pulong na buhay. O Diyos, salamat din. Salamat, Ginoo. Salamat sa iyong pag-imuon sa aming tunga subong. Ikaw ang sapat sa tanan mo na kumilang niya. O Lord, right now, tanan na kinanglan, physical, spiritual, material, ikaw ang sapat sa tanan. Nagapati kami niya sa aming pagwa sa sinagog, O Diyos. Maagun namo ng pagkamayo alin sa iyo. Salamat. Salamat sa pag-imuon mo sa aming tunga subong. May i-bless mo ang mong tithes and offerings. Pagkabayuhan, tanan nga nagahatag, matutong nga nagahatag sa iyo. Lord, nag-promise ikaw that you will open the gates of heaven, Lord, and you're going to pour out blessings, you know, sa iyo katawan. So Lord, release your blessings, right? Release your power. Lord, ilagapos na mo ng Espiritu sa kabugatso mo. Yes. In the name of Jesus. Yes. Release your people right yes, now. Yes. Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat sa iyong pag-imoon yes. sa mong tunga. Tabunin kami sa iyong amili na dugo yes, inula sa krus sa Kalbaryo. Hallelujah. Sa iyong mulang gitako, gamanan, matamis ka pangalan, pangalan ni Kristo Jesus sa mong inatugyan ng tanan. Tanan mo kasiling. Amen. 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 So magpadayon kita sa aton mensahe sa naligat pagiging Domingo because Domingo is Father's Day. So lain na aton mensahe. So masugpon ang aton mensahe subong sa naligat pagiging mga katuwa. So sa tanan nga ari diri sa naligat, I know you are all excited na magpadayon kita sini. So ang aton mensahe, the five ingredients of anointing oil. Ang lima ka mga panakot sa anointing oil. Lima, mga katuran. Yeah, so, ato nini tunan, isa kang isa sini, because importante ang kada panakot. Sili ko na pares doon magluto kita. No? Sa nanong lutoon mo, dapat kumplito ang panakot. Kung luyan mo mag-namin siya, kinalang maayo, kumplito. So muna nga, may mga putahe kung kaysa di, kung gusto kayo magnamin, ang panakot, mahal. Mahal siya mga katuran. Pero bisan mahal, basta kay sulit man siya, satisfied ikaw, okay lang. So, spiritually is the same, mga katuran. Because sa Biblia, ang anointing oil is very important na siya. Tante nga, especially sa Old Testament. Anointing oil is very important. Nagamit na sa pag-proclamar sa hari, pag-anoint sa hari, bubuan sa oil. Okay? And oil is the symbol of the Holy Spirit. Simbolo na siya sa balahan ng Espiritu Santo. So, ginagamit niya. So, subong sa atong time, ara gihapon na, pero more sa spiritual na kaulugan. Kaya yeah, subasahon ka nga itong subong teksto mga katuran, Exodus chapter 30, verse 20 to 25. Hambalya, then the Lord said to Moses, take the following fine spices, 500 shekels of liquid myrrh, half as much, that is 250 shekels of fragrant cinnamon, 250 shekels of sweet calamus, 500 shekels of cassia, all according to the sanctuary shekel, and a hint of olive oil. Make this into a sacred anointing oil, a fragrant blend, the work of a perfumer. It will be the sacred anointing oil. So, ang muna yung instruction sa ginoo kay Moises.
Specific ka tama. Specific ka tama sa inyo. Ang Diyos nagsiling kay Moises. Yeah, kuha ikaw, siling ang mga panakot, 500 shekels, ang equivalent sa 500 shekels, 7 kakilo. Kung sa timpot sa buong. Niya, 7 kakilo, siling niya, na liquid. So, liquid siya. Hindi siya, solid, kundi liquid. Meaning, daw banyo sa guaya, daw syrup, liquid siling niya. Liquid myrrh, 7 kilos, tapos siling niya, ang isa, ikaduwang, kagamon na subong ang atong panayon kay last time, ang atong wali is about liquid myrrh. Okay? So subong arata sa fragrant cinnamon, kagdason sweet calamus. I hope na maubos ko ni, o kung makuha ko ni. Hindi taman ni madiritso, pwede inigluha, makuha kami subong, kaya hindi dapat mga kulturan na lagtawan ko niya, kay nga aman, kung manotisyahan nyo, importante nyo, manotisyahan nyo sa pagtrastan sa versikulo, ang ikaduwa na ingredient, which is fragrant cinnamon. So sa Ilunggo, mahamot na cinnamon. So ang iyang measurement niya is 250 shekels. So bilang ng 250, so kung ang 500 shekels is 7 kakilos, so ang 250 tunga sa 500, so put silingon 350 kilos. Okay? So 250 is 3.5 kilos. Ang 250, 3 kakilo kagtunga. Okay? I-note nyo na. Now, so ang ikatatlo yung ingredients is sila niya, sweet calamus. Pila na siya? 250 shekels man. Okay. So, 250 plus 250, pila? 500. So, may mga significance ni mga katuran. Gusto ko nga masundan ninyo ini. Kaya dumdumon tagihit ng pagtuo, maabot sa aton kung maka-engine kita. Gusto? So dapat naintindihan tali, kaya ang application niya sini, subong, bugakad ako para sa aton kung maintindihan ta. So therefore, ang duha ka tatlo kagtunga kakilos, pila? 7 kakilos. Correct. So ang ingredient number 2, ingredient number 3, ang total sa measurement niya is 7 kilos. So, ang una nag-intunan sa naligan, which is sweet calamus, liquid milk, is 7 kilos. So, nakita niyo na subong ang kuhan ko ni total mo siya. Balansi ka tama. Correct? Balansi, no? Balansi. Kay 700, ano ganing liquid milk? Bitter. 40 ka pa eh. Ano na siya gani? Dying to sell. Amo ito kin-explain ko sa naligan. So, ang pait nga 7 kakilos, okay, simponan mo sa 3 kagtunga kakilo nga mahamot na cinnamon, kag 3 kagtunga kakilo man sa sweet calamus o kung matamis na calamus, anong guwaya? Ha? Anong guwaya? Balansi. Nakuha nyo ni mga katuran? Ang sistema ni nga ma-illustrate ko kami intindihan nyo, di mahapos sa ato kung isa magkapita, it's like yung lugay man, na nandang kami kapangapi kami daw, tapos ang service. Ano nga kapi ang ginainom naman? 3-in-1. Kopi ko. 3-in-1. Gusto, ano man kami corona? Now, inang isa ka pack, mga kauturan, ginmix lang na siya. Anong ara na? May kapi,
kang may kalamay, kang may creamer. Pa nyo? Now, ang kape, pait na. So daw parehas ang myrrh pait. Gusto? Pait na siya. Pero hinali, mamiksahala siya sang kalamay, sweet. Kagasong creamer. Labi na ko ng creamer kung may flavor, may hazelnut. Kung kahamot. Kahamot ang kape, kananam, kakarami inumon, hindi na siya pait. Di nagkagto ang pait. Ara manda gihapon ang pait. Gusto? Wala na nagtula ang pait. Ara ng pait. O galing na neutralize. Tindihan nyo? Na neutralize siya sang sugar kag sang creamer nga nakamix na dra. Amen? Amen? Okay, palakpakan ng inong. Now, amunisya. Amunisya ang sistema. Hindi ako, kaya una-una ko kung paano ko ma-explain na maintindihan na ito. Amunisya ang sistema sining mga ingredients gagi na prescribe sa inong. So, hindi tanang pait, hindi tagali madula ang pait, no? Ang dying to self, doon naman yung ito, kanamis ito, in-illustrate. Hindi ito na madula. Hindi ang mga experience yata na masyado kapait, mga katulad. 14 pait na. Sila nga si Juan, pait yun kayo. Hilabihan kapait kayo. Pero salamat, mga katulad, kay may mga ingredients na upot siya, na mag-neutralize. So, dirita sa mo, kaya ining fragrant cinnamon, daw creamer ni siya kung sa kapi. Ang sweet calamus, daw kalamay ni siya. So, amun ni siya subong ang atuntunan, mga katuran. Alright, so number two ingredients is fragrant cinnamon. So, amun man ni siya ang cinnamon, na ato na namin anman, cinnamon bread. Sinuluyan siya na. Ha? Labi na kung medyo mainit-init siya. At so, mapanimahuan mo ang cinnamon, katawang mga kautura, di ba? So, ano na siya? So, ang meaning, spiritually subong, ang meaning sa cinnamon is to erect. Kung silingon, matiso ikaw. Okay? Matadlong ikaw. Now, ano ang meaning sini? Cinnamon speaks of our sanctification. Oo, ang iya sini, kung silingon, ang aton pagkamataron kay dumduman nyo, ang pinaka-importante subong, ng aton stage sa aton kaluwasan is ang ara sa tumatungan. Ano gani ang unang stage sa spirit na to? Justification. Susunod na stage sa aton kalak? Ano pa naman? Sanctification. Ang sa lawas katapusan na stage? Glorification. I-glorify ang lawas ta. And now, ang parte sa spirit, trabaho ni Kristo na, wala ta inugang na, hindi ka na mamuligan. E free na siya. Gracia na siya. So wala problema sa spirit. Alright? Dasun ang salawas, wala mo ni problema. Trabaho niya po ni sa Diyos mo. Siya niya maliwat sa lawas na eh. Wala ka na inuon. Sinya in a twinkling of an eye, sa pagpamisok sa mata, it-change siya ni mo lawas. Alright? However, ang atong soul, ang sa tunga-tunga mga kauturan, ang muling tuntuon na kita, ininya trabahoan. Okay, nakikipan nyo? Amen. Diri ang atong struggle. Philippians 2:12. Work out your submission with fear and trembling. Ginatrabahoan ta. So sa pagtrabaho, nagkakamiss. May mga miss. In other words, hindi maperfecto siya. At observaran nyo na, pero wala kita nagkakibat, mga kautura. Nagkapadayon kita. Wala siyang perfecto. Wala nagkakadayon na mahimo yun, ha, mga kautura. Pero sa grasya sa Diyos, sa bulit sa Diyos, ginpumisahan niya kita, mga kautura, magkalambot aton, kita sa aton lalambuton. Alright, upon sa finishing line. So, ang balita, ang cinnamon, is symbolic sa atong sanctification.
So that if you want God to anoint us, to use us, we must have a sanctified life. Okay? Sige, guluya naton, na gamiton kita sa Diyos, dapat ang aton kaugalingon, aton ginabalaan. Amo ni tandaan nyo mga kautura, kung may makita ikaw na tao na ginagamit ang anointing sa Diyos na kahulad sa kabuhi, hindi mo manigari na mga kautura. Hindi mo manigari na ang gahom sa Diyos, kahulad sa iya, anointing na. So anong po at silingon siya? Because ang Diyos lang unuhin, nakita sa Diyos na inagatao, nag-sanctify na siya. Hindi ka afraid na magtanaw siya, ah, magkasasala na siya. Because si Lord hindi magamit siya magkasasala. Tandaan na lang, hindi iya ka magamito kung magkasasala ka. Right? Why? Because hindi perfecto na ang gamito sa Diyos, kaya kung namuna, wala nag-iit o nag-auturan si gamito ng Diyos, kaya wala si isang perfecto. Pero ang buhat ko na silingon, isa ang mga kauturan, isa ang nag-sanctify. So ang buhat silingon, may mga bis, ina siya ay hang siguro na pilyo na siya. Pero tumindog siya. Okay? Nag-change of mind. Nag-inusol na siya. Kung ano man na ang mistake, ano man ang salat na himo iya, nag-inusol siya. So ang tao kung kaysa, hindi kahit hindi sila. Amo na siling balaan, binabantayan niya ang isa mo lang kasala. Okay? Against sa isa kalibo mo na mayo. Okay? Dula lang isa kalibo mo sa isa lang kasala. Amo na kapintas ang tao ko mag-judge. Tandaan nyo na. Grabe yung word. Mapintas ng pag-judge. Amo na yung tao. Pero ano ang basunin ko mga katura? Because part in isa na conviction. All of us, kita tanan, nag-undergo sa process of sanctification. Alright? If for some reason, may mga preacher na ang kagaturan, si Lord ang bahala sila. Amen. Amen. Kag si Lord nakita na sa heart of sila na tao. Otherwise, mga kagaturan, hindi na siya magamito na. Amen. Hindi ka magamito sa Diyos. Ito sa walang shortcut eh. Kuha niyo mga kagaturan. Amen. I pray to the Lord na magahamtong ang itong minds pag-intindi siya. Alright. Ikatawa ko ka punto sa fragrant cinnamon. Cinnamon was used for flavoring. Basta? Kaysa itong mga tinapay na ganamit siya kung may cinnamon. Okay? So, isa yung katrabaho is nagkahatag siya sa flavoring. So, ano po silingon sa atong espirituano? Kung sa pagkaon, kung ang isa ka pagkaon may sabor, so manamihan ikaw. Kung ang isa ka pagkaon wala sabor, hindi ka manamihan. Kaya hindi mo na hindi ka na maghandong, hindi ka na magliwa. For example, nakakaon ka na, for example, sa kung hindi mo na ang sinito, huwag man. Galingin natin yung timpla. Hindi ka na pabalik na. Gusto? Gusto. Pero kung maayo, utot, pangitaon ka sa tao. Kung muna ang testimony siyang isa sa kato, utot din ito. Eh, Sister Myrrh, I think, I don't know, utot ni Sister Myrrh. Pagbalik ko na sa una sa Bidemonte, hindi ka na ko una-una lambot sa Bacolod, ito ko na sa Punta Dalia. Ang balay ito sa head sa suba, nagkabok na. Okay, amo na itong masarangan ko sa unay. 500 man lang ingat ilagad ang ulan. Hindi, sarangan din. Wala support, white tanan. Pagsugod na ako sa Bacolod, pagtuko lang din ang nagtulong sa akong makakanto sa Bacolod. Anyway, so dira kami ng ista. Magbuha ka na, makaagay ka na itong lapit kung dito na sa sito sa Binamonte. May kalangan na ang utol na nasumot sa unay, hindi pa. So, dira ako gabakan. Di halin sa nakakilaw sa timpla na kami, kanahalot ka na utokra na. Eh, malutok ka. Nga mas namin, paninginuto, yung kasi mo, linuto, di ba baka ka na lang? Di ba? Di at that time, ang aton na tagaan ko sa biko ko kamisyonary man sa Cebu, ang iyan na jeep na din-service ko, din-natalis ako. So may
Gin-islam ko nga lang. Okay? Ang nga lang nga, lift Jesus higher fellowship na, kilip-kilip. So, kada party nga, kita mo. So, tungkol sa pangalan, dira na sila na trap. Lift Jesus higher. Sister na siya ka, Lord. Di sa pangalan, napatsagali na lo something may alam sa pangalan. Hasta nga nakapamangkot, sa muli ka na discover it, hasta mali ko, kaya nakastart mo sa Church of Bacolod. And then because na, okay, nadala sila, na-attract man sila. So ako na-attract ako sa ilang pagkakon, sila na-attract man sa anointing sa Diyos. Nalit man sa ako. Up to this day, ara na siya. So anong buot ko sa lingon mga kaptura? Ang sabor, importante. Amen? Amen. Ang cinnamon, balik ko sa cinnamon, nag-produce siya sa pinasahit na flavor. Okay. So, amunin siya gali ang anointing mga katura. Basta may ingredients na katulad sila. Pag ara na sa aton ang anointing mga katura, makahatag ini, spiritually speaking, sang sabor sa mga tao. Sa mga tao, sa buwan. Ang awet ka na. Why ka na kabalo? Pero sila ang gahambal. Amen? Amuna ang sekreto dere. Ang anointing sa Diyos, hindi ko na ginapublish. Wala kaya ka, sugit-sugit ako niya, grabe ng anointing ko, kapanginig ang kamay ko. Gakurog na nika. Wala ka ako sina ang nagkauturan. Wala ka, hindi malayin mo. Kung ang anointing ara na, kag-ara ang Diyos, gahulag na, hindi mo na masagan. Amen. Kag hindi mo na makopya. That for example, kung ang cinnamon, present ang cinnamon, may ara siya baho na ginapagawa. Hindi mo na masagang mapanimawaan mo din na. Amen? Amen. Amo na siya ang ingredients number two. Kaya gina-explain. So, di siya pag-in, inisya mga katulang, ang cinnamon, kung ibasin na sa Old Testament, man sa Old Testament, ang tabernacle, ang buwa is in ang outer court na minatawag sa buwa ng apart. Dira na ginasunog, dira na gina-offer ang mga sapat balat. Kaya man sa una, kung makasala ang tao, ang priest, may prescription na siya. Amunin ang imo ihawon, amunin ang offer mo. So, kung pigado ka, mapigado na gin, amunin mga turtle doves, tukmo. Wala ang sarangan. Kung mayara ka, kaya di kang niro. So, kung ihawon na siya, kasi siyempre, punod na siya eh. Sige na sa pila ka mga tao ang nag-offer na sa temple o sa tabernacle, kay minasulog, ang baho sila, hindi mo na mapanan, mamanimao, ginahin. Tikay mo na. Para sa bala ko may dinamos, magwa ka ng baho sa dinamos. Isa naman mga katago na, may baho na siya, otoruga. Amo na kontra sa mga nagkano mo. Pagkabunin ako sila siya. Sa ato na namihan sa nagbaho. Sila yan, hindi na sila ko yun sila. So may baho nga amo sila. So sa tanka sa mga modern, may ara kita ginatawag mga air prisoner. Sprihan. Stop. Pag sprihan mo na ako ng ibang butangan mga uli, kung ano mo na kayo ma-absorb ko ng baho. Hindi ko lang manimaho. Now, sa temple sa unang cinnamon, isa sa usage, application, ginahimo nila, inabutang ini dito sa temple para i-neutralize ang baho sa mga unor na din pagsunod na kung in-offer na sacrifice. So, anong mo't silingon silingon ang katuran? Now, ang anointing sa Diyos, amuli siya ang magagbulig sa aton, man-neutralize ang desire sa aton ano? Kita tanan ng mga lawas. Ang lawas na lawas, kinaya. Okay? Ang lawas, kung ano man ang kinaya sa lawas, masunod kinaya. Mabaksya ka rin na lawas na eh. Correct? Mabaksya ka na. Pero kung sa temple, may cinnamon, ang smell, ang baho sa cinnamon,
ma-neutralize siya ang baho sa lawas. In other words, spiritually, ang witnesses sa atong uno, katanan ng mga witnesses sa atong uno, ang ga-neutralize na ang anointing sa Diyos. Amen. 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 So kung wala ang anointing sa Diyos sa atong, madayunan ta. Madayunan. Amo lang iba na kakadayunan. Kwa niyo? Bago mo siya because wala ang anointing sa Diyos. So, amen. So, importante ang ikaduwa ng ingredients. So, sa ngayon, fragrance was beautiful in the tabernacle because it counteracted the smell of the animal sacrifices. Anong obraya? Gina-counter. Amen. Amen. Gina-counter. Paras pa na nga, pagkalimang ang sinawas mo, di kay tamaran ka maligo. Hamot mandali. Ito, pagkito ba? Pag-expire na siyang imposuit mo, para naman, sweet naman. Okay, so anyway, namuna siya. Nakuha niyo mga katuran. So may ara, provision ng Diyos, mga katuran, para mag-neutralize. Okay, so ang ikalawa, ikatatlo, I mean, 250 shekels, which is 3.5 kilos of sweet calamus. Alright? Sweet calamus. By the way, ang pag-extract sa ginatawag, paano ikuha niya ang cinnamon, wala ko din ang butang, pero gintunaan ko din siya, i-insert ko lang na. Kaya ang cinnamon, halin gihapon na siya duba, gihapon na siya gali, sang kahoy. Okay? Nakuha mo ng bark sa kahoy, kag inuman siya gihapon dunutok, na parehas man gihapon sa mer. So magkuha na siya, magkuha na lang duba, mga katuran, inang duba na siya, amo na siya ang ginatawag na himo, cinnamon. Sa lato niya mga cinnamon sa mga powder na nagalalambot, na-process na na siya. Pero ang ila sa muna, mga katuran, duba na siya. Okay? So ang amo mga hapon, ang proseso para magawa ang iabaw, kinanlan, i-crush mo siya. Kag kinanlan, makaagi mo siya sa pagpuga. So, ang mga hapon sa aton life, para na magawa ang aton baho na espirituano, kaya may baho man tanatawagan mo. Correct? May baho dahil muna ganit na. May mga ginabutang dahil siya nanunta, may baho mo siya. Sa tawagan sa espirituhan mo lang kapag parang produce, makaagi man ta siyang, muna, siya mong problema, kabulayan, daw ginabuga ikaw, daw ginalampusan ikaw, daw ginanudnud ikaw. Okay, lukso na ta sa number 3. Sweet calamus. Ano ang meaning sila? Dari talagaan ko ba? The meaning is rod or cane. Baston, kumbut silingon. Kita na baston, cane, rod or cane. Meaning sa calamus. Talks about our obedience to our Lord Jesus Christ. So, kumbut silingon sila espirituhanon, ang application niya, nag-representar niya sa aton pagkamasinuntanon. Okay? Obedience sa kay Jesus Christ. Alright? So, ano nang gina-require sa Diyos atong obedience? Ang pagsunod bala? The calamus plant, dinitali sa tanong ng calamus, grows in a miry soil. Nag-tubo siya, mga kauturan, sa isa ka miry o medyo basa-basa o nini na klase. Sang duta. So, hindi magalitan ng duta, pwede mo mabutangan sa sweet calamus. Gapangita man siya. Okay? Gapangita man siya iya sang duta na pwede iya matubuhan. Silingin. To get this plant to smell, iabot to nga panimahuan mo ang baho sining ginatawag calamus, imo siya, you have to beat. Okay, imo siya lampusan. Amo kaya ko ng buhaya. So, ini nga mga ingredients, mamutikan nyo, puro nakaagi lampos.
Tan nyo na? Amen. Amen. Nakaagay man tabala lang po. Spiritually. Amen. Ha? Lang po, ganyan na bako ka kung isa, hindi mo, may tindi mo na nga muna. Basta nga, kung isa daw hindi ka nakagwanta sa mga bakol lampos. So gali kay, ang buti ni silingon, silingya, the more you beat it, the better it smells. Wow. Intindihan nyo? The more kung you beat it, the more nga lampos. Sige, the more nga lampos, the more na nagagawa ang baho. So, kung kaisa, kung hindi ka itindin eh, isa pa lang kalampos, matras ka lang, sakit mo. Lord! Lord, ba? Kwa! Jesus name! Jesus name! Ginaridyok mo ng tanan ng mga kasakit na kaabot sa imo. Jesus name, Lord. Ako ni? Ako ni? Nag-disguise ako. Okay? Kay amo na siya gani ang ginatawag sweet calamus. The more na nakatura na maagyan mo, okay? The more na mga pagkuba, the more na mga kutsukutso sa imo, the more na pagkuba sa imo, the more na usap sa imo, the more na buno sa imo, the more na tanan na hindi mayo wala. Amen? Kuha nyo na sa po? Nag-produce sina mga katuran sa katambis. Sweet ni mo, katambis. Nagagawa ang katambis. So ano na siya? Amo na siya mga katuran ng application sa ato. Number three, sinya God's anointing is able to increase in our lives. So amo gali mo sa ninyo ng anointing ang paggamit, ang kaong sa Diyos kabulta. Nag-increase. Amen. Loyal ka sa ninyo mag-increase. Amen. Sa muna, hindi ko kayo tindi. Kano, hindi na kura. Ang tatala ko ha. Hindi ka gusto mag-increase. Amen. Sinino, hindi ka gusto mag-increase. Now, manintindihan ko sa ninyo kulon. Sige ha. Sige, i-increase to. Amen. Dugami pa. Amen. Dugami pa. Kakabalo ko, hindi man ko maano sa ninyo ha. Amen. Amen. Eh kung kayo sa pamatsyag, dalawang mapatay kita, kung sa tutuon lang, una-una ka lang ha. Sa tutuon, hindi kita mano. So God's anointing is able to increase in our life the more we pass through pain and difficulties of life. And God is able to fashion our character. Diragali kita, mga katuran, ginaliwat sa Diyos. Amen. Kaya kita tanan, may mga batasan na hindi kauyon ng Diyos. Agree ka na? Ginaidilahan sa Diyos kung paano yan ang makuha inang ato mga batasan. Hindi. Amunan eh. So, palalanya ka sa mga problema. Palalanya ka sa ang tanan. Okay? May kabuklay, kabuklay. Kagdira sa kabuklay, kabuklay sa struggle mo. Dira mo mamarasmasan. Amen. Amen. Okay, kung hanginon ka sa muna, puno ka sa puno ka sa muna. Kung makaagi ka sa hindi man hamak na problema, kapaubos ka po. Amen. Gusto mo. Kabuog ka. Sa muna, berti ka katikalong tutumindo. Nandumdum mo yan daw ang iba niya, daw magkasasala, daw ikaw lang yan ang espirituhan mo. Ang Diyos kanya may agi ka man sa hindi man magkiriha mo ang experience. Na-realize mo, after all, si Lord lang naligyan ko ang kontaksin ka na. Wala ko dapat ipagugal. Wala ko dapat kung ano man rin. It's all by the grace of God. Gracia lang ka na sa Diyos. So, na ka pala yan. Amen. 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 Hallelujah. So since ang calamus, direta mo na kung sinin, since ang calamus, ang yung meaning sinin is ra or kain. Baston. So di-connect ko ang baston ni Moises. Kaya katahog yun sa istorya sinin mo. Yun ang kakita at Ten Commandments. Bilain hindi makita mong sinin, ngayon mo na mabasa mo. Alright?
So atong punto mga kultura, diin na cross sila sa Red Sea. Nungumaya naman, parte ni Dara. Atubang dagat na mapula Red Sea. Pihak at pihak bukit. Sa likod, pwerte ka damo ng mga soldado ni Paraon. Na willing iya, na pamacho ni sila, papasok sila. Nagliwat ang pinsar ni Paraon na pabalikod sila sa ito. So that sometimes sila nag-escape sa likod ng kontra, bukit, wala to, at ubang dagat na mapula. Ang ibang, siyempre, tanaw mong sitwasyon, wala way out. So, para sa ibang, mapatay na sila. So, ang ibang, gabi nasulay na, kasi ingit na kay Moshe, nga aming daladala mo kami, nga awa ito si Minterio sa Egypto, how? Kaya para sa ilang, mapatay na. So si Moises, mga katuran, hindi man siya kapalukon ng himuman niya. Pero ang Diyos ni Moises, kapalukin. Amen. Nanong instruction sa Diyos kay Moises, sila, be still. Sa ilong ko, panuyong ka. Grabe nga kaman sa Diyos, no? Okay, man, mag-amura ng sitwasyon, mapanik ka na, mapala ka. Stop. May mga sitwasyon kita, nagpapanik kita. Tanaw mo, tumanggap di, dalatis ko kami mga kantugo. Daw hindi kaginhawa, nagutok katugan niya. O, dalaglingin ang ulo, dalagbuyong ang pananaw mo. Ano na son? Kulbaan ka? Napanik ka na. Kaysa pinsyar mo, sa sulod mo, daw mo batian mo, hotel kapanulay. Amo na niya, of course. Hindi ka na maga. Mga katuran, dapat hindi na magbanik. Okay? Amen. Amen? Tulad na mga. Amen? The same na Moses, the same na Joshua, the same na literan. Ano sila yung kinuha kay Moses? Be still! Pamuyo! Wala ka na ngayon. Nadunumon mo na ako ang source of tana. Ako ang kabuhi mo. Ako ang kakontrol sa tana. Be still! So namuyong si Moses, hamba sa nito, unknown, I am God. Amen. Kilala ka, ako ang Diyos. Amen. Amen na siya. Di ampar sa ginooda sa iya sa linya Moses. Why di kinabalan at bang si Moses mo nga, kung mga, bold ka mo to sa may Ritchie, kaya mo mo ng ani mo baston, kaya mapihak, wala. Dito na nga ipakita sa ni Moses. Dito na nga instruction mo. At the moment na mga katuran mo, wala, nag-iwi ka. Pagbayaw sa baston. Kita niya sa commandments? Amen. Katahong. Katahong sa himo sa pelikula. I don't know kung pinano nila na maging pihak. Ang hindi dapat ng pihak. Hallelujah. Praise God. Pihak. Amen. Ano ang igamit sa Diyos? Basta. Ano na siya? Ka-represent na sa gabong sa anointing. Anointing gabong sa Diyos. Alright. Anong history sa sinagabas ko? Ano ang istorya sa sinagabas ko? Nga inagabas ko, lain sa baston sa iba. Okay? Eh, hindi man talang nagabas ko, makapihak sa prinsip. Correct? Magkanto ka tayo kapag sabi ka man ang mga muna. Kung nag-iba, di ba, masunod-sunod sila? No? May iba nga kasunod-sunod mo. Tingala sila, wala man epekto. Hindi mo na madala sa sunod-sunod. Okay? Hindi mo na madala na. Eh, sa muna nung duman ko na sa atugan na tayo. At kung na-uso na labot kung nakakita ka muna sa time na binihin, may mga uso na siya na huwag po niya may kukulong tumba ang mga tao. Huwag ka naman doon na sa muna. So, ang luwa na na. Kaya talagay na guru mag-click lab. Hindi nga hala ko na one time na ano ito kasi minalatin na. Kapi yung lang po muna, dahangin na nagtagwa, hindi na huyupi ako kalbi. Ang isa
No, kahit hindi naman po sinito ang pinapraktisan niya ko. Pero kung nakita ang mga sa ibang, eh sinuman na nga natin, hindi mo na pagsundo. Okay? Kung ang Diyos wala kaya nag-instruct sa inyo, sila mo sila yung pagsunda, eh mahuyan. Amen. Gusto? Mahuyan na. Kung ang Diyos ba't kaya nag-instruct sa inyo para sa Moses, himo ha. Okay? Balik ka sa basto. Alright? Nang basto ni Moises, tandaan mo ni, sa pagpakita sa Ginoo, pagtawag yan kay Moses, paghambal kay Moses. At the time si Moses, kabantay kami no? Normal na. At the time, so ang baston, para sa isa na nagabantay sa Carmelo, amunang iya identity. Amunang identity siya manubantay sa Carmelo, baston. Okay? Pag kinuha mo ng baston niya, wala na na siya. So bilang daw, ano nag-representation sa niya kagaling mo? Pagtawag sa Ginoo kay Moses, okay na malibad si Moses, no? Ang bali sa niya, hindi ko na doon. Niya si Kwan lang, si Aaron lang, ang utod niya ba lang? Yeah. Si Kwan lang, hindi ko na. Kaya ikaw, hindi ako, tabon ka sa Diyos. Okay? Wala sing substitute sila. Amen? Amen. That's why sa atong, kaya itawag sa Diyos, wala atin. Masubstitute sila, ikaw yung itawag. So silin ni Lord sa iya Moises, ano ang araw sa iyo o kano? Kaya sabat ni Moises, tara, basta. Yan mo ano na, araw sa iyo, yan ka mo. Moises, ihapoy mo ang basta, ihapoy! Tigas na ako si Moises, ina kailan man. Inang baston, representasyon sa kaugalingo niya na po. Kaya kung ihapoy yan, daw parias lang, di kalintan niya ang iya kaugalingo, di dinaya ang iya kaugalingo, daw kinsanctify abi ang iya kaugalingo, butsilingo. Struggle siya. Di pro, ginobeya, kay obedience, kinalad sa Diyos, ginobeya. Mabunlay, pero din sunod niya. Nakibot siya sa resulta kay paghapoy niya sa pasto. Di hindi mo naman mo. Sa katumpo si Moses, chuchul. Sa pilog niya kabuhi. Wala sa nakita siya. Intindihan niyo mga katuran? Ikaw man to, abi. Ang lain kay sinin ni Lord, tapos nilahin mo naman yung sinya, Moses, dakpak! Dakpak sa ulo! At sa ulo sa ikong. Ano ng instruction? Dakpak sa ikong! Di, kung ikaw yung mo yan, sakto paminsan mo, pagkakagod na sa man mo, di nakup mo na sa ikong, kumigil mo yung tahan niya ka. Correct? Dapat ang instruction, dapat sa ulo. Basta? Dapat ang mga instruction. Pero ang instruction sa Diyos kay Moses, dapat sa tiil. Anong po sinimong sinasaton kung magpupunta kita sa Pino? Ang paagi sa Diyos lain sa aton. Your ways are different from my ways. My way kay Lord kay mo, layo sa akong na way. Like ang langit na si parang sa luta. Muna lang ba ng nagsipa? Di ikong kaisa ka struggle tala. Kay ang hampas of Diyos ay mulain. Ang iba siya mulain. Nung parehas mo sa sutiro, wala? Galibog ang ulo yan. Kung si Maria, kung si Petra. Lord, sino yan? Sino nito? Ilang maluwagin? Si Maria ako si Petra. Lepro kong sa akong nanonood si Maria, di mo? Kita mo na. Nagpabangkot si Ginoo, pero ang iha magaling iha po lang sundo niya. Okay, sa amo kita sinamang katora. Dapat kung anong instruction sa Diyos, amo lang sundo ta. Di ka struggle si Moses, kakurog-kurog niya. Kaya manugal mo amo na.
kurug-kurug ka muna na ba? Pero kay hapal sa Diyos, ginsunod ka ng Diyos, dinakopya sa ibo. Biblia, nagsili. Nahimok sa liwa. Ha? Himok sa liwa. Nasungkot. Pero, hindi nga sungkot, hindi niya ni parehas sa nagigan na sungkot. Ato sa una, Rod of Moses, subong Rod of God. Amen. Muna may prinsip. Ang muna may prinsip sa nangunti. Subiyo na takam. Ang prinsip sa nangunti. Okay. Sa una, imo-imo lang na. Kaya kasta sa kong may ibang kayo na sila ila-ila na na kuno abin na pinakita sa siya mo. Gali. Yung pala kapanya mo lang ka. Ikaw mo lang. Kapanya mo yung mo niya. Ay, agarti na mo lang. Basta? Ito ba yung mo na nagpupusan niyo mo? Saan koneksyon siya na? So, mga kautoran, ako nang siling ko. Kung ang anointing sa Diyos pagmula, just like siling era, kung hindi na-transform na it became era of God, hindi ko rin manigar. Hindi ko rin manigar. Anointing sa Diyos, arada, it's because ang nagyan niya. Trace mo kung hindi na siya nagali. And then, ang moto siya ang reso, mga kautoran, nga napihak ng reso niya. Amen. 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 Praise God. Amen. So sa atong kabuhi, madibilo pang anointing sa Diyos, ma-experiensyahan mo ang totoo sa pagpatsula. Amen. 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 Ang totoo niya sa pagpatsula. Hindi nga palapat. Okay? Stream. Namuyuhan mo. Ha? Di, anong degree? Hindi kita. Pag-pray mo na, hey, kumusta? Para sa may istilatif sa mga halpas. Hindi kumalipat niya. May people kami, yung grabe ka, yung design, yung people sa ginoon. Hindi kilit, natuto. May bula, kaya mga mga. Pag-isa yung mga lang, alam niya. Pwede yung mga iba na basa kitong doon tayo magwa. Tiktokin siya sa bula. Tingin na. Pagpagkakot sa pamamuyo, ginamuamuyo ng mata sa bulat, kaya pila ni. Hindi, kamot yung bulat na ni. Salimot sa bulat niya. Nisa ka sa bulat, kasi yung bulat mo. Siling sa bulat. Hindi, nagpalagpat siya. Siyempre, kung ano pinapilit mo bulat, mapalagpat na bulat siya. Siya, tatlo. Sila nga hula niya, kapatid mo, skinit. Siya tatlo, sila mo lang gawag utipay. Sila nga yung people, sila nga, utipay niya. Lima. Tinuluhan niya yung hula. So mga katuran, mahulog sa lalurang. Okay, paano na? Mahulog sa tinuto. Kung hindi anointing sa Diyos, na magulat. That's why kung walang anointing sa Diyos, hindi ko makakagawa. Pero kung gahandog ka sa anointing sa Diyos, solusyon ay, okay, kompleto ko ang kanilang ingredients na nila prescribe sa holy oil anointing sa Old Testament. Because say, ang Diyos sa Old Testament, Diyos mo na sa New Testament, provided masulod tayo, masulod kita sa iya requirements. Amen. 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 So nasulit ko na ang anointing is very costly. Mahal. Putin. Amen. Provider man sa Diyos ang grasya. Grasya sa Diyos ang mag-sustain sa atin. Magkapalayon kita. Amen. Amen. Sa atong sanctification na mag-resulta sa anointing sa Diyos. Magandang lubi. Amen. Timing it, 9:30. Atong itaas, atong magkamotsubong si Diyos, I believe that we are all hungry. Hungry
sa tantog sa Diyos. Kita sa Diyos na ito tagadusuan sa mga. That's the reason na kita rin sa buong because ang desire sa heart ko, walang sinisa sa ato na hindi gamitin sa nino. Even kamo nga nagasunod sa live streaming, I believe that the Holy Spirit nagabay-chindi sa inyo ang God is touching you. Isang nara ka mo sa buwa, kaya na sa purpose for everything na ka mo dala sa buwa. And so today, I will also release at the same time anointing from the Lord. So join us in prayer. Yes, kabalo ka mo mga katuran, mas damo pa ang nagatanaw sa atong sa buwa sa live streaming kaysa dali sa simbahan. Nag-register sa atong dala may mga 2,000, sobra 2,000 na nagatanaw sa atong live streaming. Tikita niya bilang ka. So praise the Lord for that. So we're going to pray and release them into the Lord. Just stretch your hand up high to us. Father God, thank you so much for your word, living word, you know. Nasalika namo ng pulong kay pulong ng ginag Diyos ang wala kag hindi makasalanan. God, right now, in the name of Jesus, thank you, Lord, for reminding us some of the words, you know, gine-require mo. Lord, like in the Old Testament, you know, yung mga ingredients, Lord God, some holy oil, Lord, anointing oil, i-prescribe mo kay Moses. Lord, naintindihan naman siya po, may equivalent siya sa among time, spiritually. God, Lord, you know, i-produce naman. Lord, ang tanan ng mga ingredients ay gine-require mo. Ikaw sa design naman, Lord God, na ma-sanctify kami. And Lord, kagdasun ng imanwinting, O Lord, maghulang sa amang kabuhi, amay, nagutubat kamo, O Diyos, ang makapatsya, kag mag-experensya sa inyong gawang. For it's not by might, nor by power, but by your spirit, says the Lord. Salamat, release your power sa atong mga kauturan na redresubong na nag-desire sa imanwinting. You know, even sa ilang Lord na nasunod sa live streaming. Release your power, say the Lord. God, release your anointing, say the Lord. You know, nagatanaw sa mong, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Tapunay kami sa tugo, wala sa cross sa Calvario, pinatugyan naman ang tanan, sa iyo lang kita kukamahanan, matamis na pangalan ni Christ Jesus, tanan ko sa Amen. Amen.